Hi guys, good day! Last battle sa PVL All-Filipino Conference, magaganap na mamaya. Stare down battle, may magaganap kaya? Running spike ni Seth Domingo, gagamitin kaya ulit upang manalo sa game? Petrogas Angels, pinag-aralan ulit ang laro ng Creamline. Creamline Cool Smashers, hindi papayag na maging hindi kampyon ngayong conference na ito? Gemma Galanza, Tots Carlos, MJ Phillips, Michelle Gumabao at Gia Morado de Guzman, may chance na maging MVP ngayong conference na ito? Yan lahat po ang ating pag-uusapan, kaya bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pahit ng notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Mamaya na nga ang huling battle sa finals na Game 3 na inaantay ng lahat ngayong conference na ito. At makikilala na nga natin kung sino nga bang team ang mananalo mamaya sa pagitan ng Petrogas Angels versus Creamline Cool Smashers. At malalaman ulit natin kung sino nga ba ang mag-MVP at magkakaroon ng mga awards ngayong All-Filipino Conference 2023. Laro ng Creamline ay pinag-aralan ulit ni Coach Oliver. Alam naman natin na nakaraang game nila sa Game 2 ay talagang kitang-kitang pinag-aralan at bantay sarado ang mga wing spikers ng Creamline. Kaya naman kahit sa Game 1 ay tinalo ang Creamline ng Petrogas Angels at muntik-muntika na din sa Game 2. Ngunit sa pag-a-adjust ni Coach Meneses ay parang naiba ang takbo ng laro at naipanalo ang laro ng Creamline sa loob ng 5th setter match. Nakitaan din natin na may running spike na naganap sa pagitan ni Seth Domingo, na sa tingin ko ay isa to sa mga strategy nila upang maipanalo ang laro ngayong finals. Kaya na dapat na bang maghanda itong Creamline Cool Smashers sa Petrogas? Dako naman po tayo sa naganap na stare down last Game 2 sa final na talaga naman nakitaan natin si Soltones at si Michelle Gumabao. Alam naman nating lahat na mas intense ang Game 3 dahil dito na malalaman kung sino ang kampyon. Kaya naman siguradong sigurado tayong merong magaganap na stare down dito. At ating pakaabangan kung sino nga ba ang gagawa nito, dahil alam naman natin na parehong magaling ang dalawang team na ito. Isa pa, papayag kaya ang Creamline na manalo ang Petrogas at hindi sila makabawi ngayong conference na ito? Alam natin na talagang magbaback-to-back champion ang Petrogas kung sakaling sila ang mananalo ngayon, dahil nga nakuha nila ang reinforced conference last season. At nakuha naman ng Creamline ang bronze, kaya naman alam naman natin na atat ngayon ang Creamline Cool Smashers na makuha ang kampyonato at maibalik ang pagiging defending champion nito. Yan nga lahat ang ating matutunghayan maya-maya lamang. MJ Phillips ng Petrogas, Gemma Galanza, Tots Carlos, Michelle Gumabao at Gia Morado de Guzman pwedeng maging MVP ngayong conference na ito? Well, kitang-kita nga natin sa statistics nila ngayong conference na ito na talaga namang sila nga ang nangingibabaw. At hindi man sila ang maging MVP ay sigurado tayong meron silang makukuhang award ngayong conference na ito. Especially si MJ Phillips na middle blocker ng Petrogas. At kung sa Creamline naman ay talagang nakikita natin nangunguna dito si Michelle Gumabao, Gemma Galanza at Tots Carlos pagdating sa pagbibigay ng punto sa kanilang koponan. At sa setting department naman ay talagang kitang-kita natin na magaling dito itong si Gia Morado de Guzman at si Cheng ng Petrogas. Kaya naman, excited na ba kayong makilala ang bagong kampyon at ang MVP at makakakuha ng awards ngayong conference na ito? Atin sabay-sabay panoorin at tunghayan mamaya. Maraming salamat, babu!